Masaya ang kabataan ko dahil sa na-experience ko ang totoong mga larong pambata. Piko, patintero, tagu-taguan, at kung ano-ano pa. Madami din akong kaibigan. Lumipas ang ilang taon ay lumipat na kami ng bahay kasama ang pamilya ko. Kaya naman lungkot na lungkot ako noon. Dahil may iwan ko ang lugar na minahal ko. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko at lalong-lalo na sa best friend ko na si Josephine. Siya kasi ang lagi kong kasama at kapatid na din ang turing ko sa kanya. Binigyan niya ako ng bracelet noon at sinabi niyang huwag ko daw tatanggalin. Ipinakita niya sa akin yung bracelet na suot niya. At sinabi niyang parehas kami. Nangako naman ako na hindi ko tatanggalin at hinding-hindi ko siya makakalimutan. At nangako ako na babalik ako para bisitahin siya. Nakalipas ang maraming taon at nagkaroon na ako ng mga bagong kaibigan at panibagong mundo. Nawala na din ako ng balita sa mga kababata ko sa dati naming tirahan. Isang sem break ay naisipan kong bisitahin ang dati naming lugar at para mabisita ko din ang aking matalik na kaibigan na si Josephine. Pagdating ko doon, napakalaki na ng pagbabago ng lugar. Agad kong pinuntahan ang mga dati kong kalaro na ngayon ay may kanya-kanya na ring buhay at pinagkakaabalahan. Hinanap ko ang aking kaibigan na si Josephine. At nasabi nga nilang wala na ito dito at bumalik na sa kanilang probinsya simula nang nagkasakit ang kanyang lola. Nalaman ko na sa Dumangas, Iloilo na sila tumira. Nagsaliksik pa ako para malaman ko kung saan mismo sila doon at napag-alaman ko na isang maliit na barangay sila na nanatili doon. Nang makuha ko ang buong address ng kanilang bahay, ay agad akong nagpaalam sa aking mga magulang dahil nga sa bakasyon naman at wala naman kaming ganap sa aming pamilya ay pinayagan na din akong umalis. Pero kailangan kong isama ang pinsan kong si Jenny. Nung pabiyahe na kami noon ay nagulat ako dahil isinama niya din ang kanyang kasintahan na si Dennis at sinabing makakatipid kami dahil nga ay taga Iloilo din ang kanyang kasintahan. At pwede kaming manatili sa kanila habang kami ay naroon. Pumayag naman ako at wala naman kaso sa akin iyon. Nung dumating kami sa lugar, pagkatapos ng pagkahaba-habang biyahe, ay napakarami ko ng plano kung paano ko susurprisahin ang aking kaibigan. Habang kami ay kumakain ng hapunan, kasama ang pamilya ng kasintahan ng pinsan ko, ay tinanong nila kung saan ba kami dadayo. Nung pinakita ko yung address, ay nagkatinginan ang mag-asawa at nanahimik. Nagtaka ko sa bigla nilang pananahimik, kaya tinanong ko sila kung may nasabi ba akong masama o nagawa. Sinabi nila sa akin na ang lugar daw na iyon ay magkakamag-anak. Wala daw bumabiyahe ng gabi doon, lalong-lalo nang walang naglalakas loob maglakad sa gabi. Bali-balita daw na ang barangay na iyon ay lugar ng mga aswang. Napatawa ng mahina si Jenny na agad ko namang tinapik sa hita para sawayin. Ang sabi ng nanay ng kasintahan ni Jenny na may nagpa-unlock daw dati at nakapanayam ng isang radio station ang isang nagsasabing aswang. Tandang-tanda pa daw niya noon dahil nakikinig daw siya rito. Ayon sa nagpa-interview na aswang na may mga bata na daw siyang nabiktima. Karamihan daw ay mga batang gala na walang magulang at pakalat-kalat lamang sa kalsada. Ginagawa niya daw itong ginamos. Tatadtarin daw niya ang mga ito ng pira-piraso at bubudburan ng asin at ilalagay sa isang garapon.
Nakakapangilabot daw ang mga kwento at salaysay ng babaeng nagsasabing siya daw ay isa lamang sa maraming aswang sa lugar nila. Pagkatapos ng hapunan ay kinausap ang kasintahan ni Jenny ng kanyang mga magulang at mariing sinabi na pigilan daw kami at wag na wag daw siyang sasama para sa ikaliligtas naming lahat. Tumango at pumayag lamang ito pero dahil sa laking siyudad kami ay hindi kami basta-basta naniniwala sa mga bagay-bagay lalo na kung hindi naman namin ito nakita o nararanasan. Kinabukasan ay nagpaalam kaming gagala lamang pero lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Dennis na planado na talaga naming pumunta sa lugar ni Josephine. At lalong nagka-interes sila Jenny puntahan ito pagkatapos ng mga narinig naming mga kwento galing sa mga magulang ni Dennis. Humayo kami at sumakay ng jeep, tricycle at naglakad pa kami ng malayo-layo. Para kaming nag-hiking dahil sa mahirap hanapin ang lugar ni Josephine nang makarating kami sa lugar na iyon. Normal naman ang lahat. Wala namang hindi ordinaryo sa paningin namin. Ganito pala itsura ng mga aswang. Ang pabirong sinabi ni Jenny. Napagod kami sa kakalakad kaya naghanap muna kami ng tatambayan at kakainan. Dahil medyo nagutom na din kami. May nakita kaming isang karinderya doon. At napansin kong kakaiba ang mga itsura ng ulam doon. Karamihan ay mga lamang loob at konti lamang ang mga isda na putahe. Ang sabi ni Dennis ay yun daw ang mga local dishes at kailangan daw naming subukan at sigurado na babalik-balikan namin ang pabirong sabi ni Dennis. Ang kinain ko lamang ay pritong isda at kanin at sila Dennis naman ay kung ano-ano ang mga pinag-o-order. Dahil nga sila ay gutom, habang kami ay nasa karinderya, panay ang tingin ng bawat taong nadaan doon, pati na rin ang nakain sa karinderyang ito. Naisip ko na bagong dayo kasi kami, kaya hindi kami pamilyar sa kanila. At sa pagkakaobserba ko ay karamihan ng mga tao doon ay magkakakilala. Ipinakita ko ang address at tinanong ko ang tindera kung saan ba ito matatagpuan. Nang sagutin niya ako ng paano ko daw nakilala ang pamilyang pupuntahan namin at ano ba daw ang dahilan ng paghahanap namin sa kanila. Medyo kakaiba ang tanong at sagot niya, ngunit ginitian ko lamang ang ali at sinabing kababata ko ang bibisitahin ko. Nagkatinginan ang mga tindera doon at nagbubulungan. May lumapit na isa pang tindera at sinabing, mga taga Maynila kayo. Sumagot naman si Dennis sabay nagpatuloy sa pagkain na akala mo ay isang linggong hindi nakakain. Sige, kain lang kayo ng kain at ituturo ko sa inyo kung saan ang lugar ng pupuntahan nyo. Medyo malapit na kayo, ang sabi ng tindera. Pagkatapos namin kumain at nakuha namin ang direksyon, ay agad kaming naglakad. Nang matahak na namin ang bahay ni Josephine, ay excited akong kumatok sa bahay. Ang nagbukas ay isang lalaking may kaedara na at malaking tao ito. Nanlaki ang mata niya na akala mo ay nakakita ng multo nung binuksan niya ang pinto. Ako po si Ruby. Taga Maynila po kami. Hinahanap ko po si Josephine. Kababata ako po kasi siya. Ang pagpapakilala ko sa lalaking nagbukas ng pinto. Ngunit walang reaksyon ng lalaki at nakatitig lamang ito sa amin. Nang lumapit sa kanya si Dennis, Kuya, dito po ba ang bahay ni Josephine? Ang singit ni Dennis. Ngumiti ang lalaki at sinabing, Pasok kayo. Pagpasok namin ng bahay ay agad niyang isinarado ang pinto. Natatarantang inayos ang mga upuan. Opo kayo, wala pa si Josephine at lumabas lang sandali pero babalik din agad yun. Sige po, mag-aantay kami, ang sagot ko sa lalaki. Ngunit ito ay nakatayo lamang sa harap namin at titig na titig. Maya-maya pa ay may lumabas na dalawang lalaki at isang babae. Nasa tansya ko ay nasa kaedaran din niya. Nagkatinginan silang lahat at nagkangitian. Medyo hindi ako mapalagay sa mga ikinikilos ng mga ito. Maya-maya pa ay inalok kami ng maiinom para itong tubig. Ngunit malabo at kakaiba ang itsura. Parang gawa ito sa katas ng niyog
Maganda daw ito sa katawan at sa kanila lang daw matatagpuan ito, ang bida ng isang babae. Hindi ko muna ininom ito, pero si Jenny ay agad itong ininom. Dito na kayo matulog, ang sambit ng isang lalaki. Ihahanda ko na ang kwarto nyo. Ay, hindi po, may tinitirahan po kaming bahay. Taga dito din po ako pero medyo malayo. Dumalaw lang po talaga kami, ang sabi ni Dennis. Sumimangot ang mukha ng babae at padabog na umalis. Napansin naming tatlo ito at hindi na kami komportable sa mga ikinikilos nila. Kaya nag-text ako kala Jenny at Dennis para hindi mahalata ng mga nasa harap namin na gusto ko nang umalis. Sumagot naman si Dennis na masakit daw ang tiyan niya at gustong magbanyo dahil siguro sa dami ng kinain. Nagpaalam si Dennis sa may bahay kung maaari bang makigamit ng banyo at malugod naman siyang isinama ng isang lalaki. Alas 4 na ng hapon noon at nang dumating si Josephine, laking gulat niya nang makita kami. Tuwang-tuwa ako dahil nakita ko na ang kababata ko. Niyakap ko siya at abot-tenga ang ngiti ko noon. Ngunit kabaligtaran ang kanyang ikinilos. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo andito? Hindi dapat kayo pumunta dito. Laking pagtataka ko sa sinabi ni Josephine. Josephine, huwag kang bastos sa mga bisita mo. Malayo pa ang pinanggalingan niyan para makita ka, sabi ng lalaki na bukas sa amin ng pinto. Hinawakan ako sa kamay ni Josephine at hinila palabas ng bahay. Niyakap niya ako ng mahigpit at naluha. Ano bang nangyayari, Josephine? Okay ka lang ba? Bakit ka nagkakaganyan? Ang tanong ko sa kanya. Wala nang masyadong oras, Ruby. Kailangan nyo nang umalis dito bago sumapit ang gabi. Hindi kayo ligtas dito, ang sagot ni Josephine. Gulong-gulo pa din ako sa sinasabi at ikinikilos ni Josephine. Pamilya kami ng aswang, Ruby. Naisali na sa akin ng lola ko ang pagiging aswang niya bago siya sumakabilang buhay. Wala na akong oras para magpaliwanag pa. Ang mahalaga ay makaalis na kayo. Nang mamaya-maya pa ay nagre-reklamo si Jenny na masakit daw ang tiyan niya. Sinabi ko kay Josephine na marami kasi silang nakain kanina. Natahimik si Josephine at nagbuntong hininga. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay at nang lumabas siya ay may inaabot siyang likido na nakalagay sa isang maliit na bote. Inumin mo ito, bilis, ang sabi ni Josephine. Nagtatanong si Jenny kung ano ito, ngunit pinilit na ni Josephine na inumin ang nasa bote na sinunod naman ni Jenny. Hinila na kami ni Josephine palabas ng kanilang gate at sinabi kong may kasama kami sa loob. Pinag-antay niya kami sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay lumabas itong kasama si Dennis na namumutla at hinang-hina. Galit na galit ang mga kasama ni Josephine sa bahay at nagsisisigaw na papasukin daw kami. Pero parang wala siyang naririnig at sinabing ihatid daw niya kami kung saan hindi na kami kayang sundan at hindi na mapanganib. Habang karay-karay namin si Dennis ay pinagtitinginan kami ng karamihan ng mga tagaan doon at masasama ang mga tingin nila. Walang tumutulong o nagtatanong kung ano ang nangyayari. Kabadong-kabado na ako sa nakikita ko. Nang marating namin ang lugar, nagbigay si Josephine ng isa pang maliit na bote at sinabing ipainom daw ito kay Dennis. Nagmamadaling umalis si Josephine, ngunit pinigilan ko siya at niyakap. Napaiyak ako sa nangyayari sa kaibigan ko. Wala na akong pag-asa. Tinanggap ko na kung ano ako ngayon. Kalimutan mo na ako at huwag na huwag ka nang babalik dito, ang huling sinabi niya bago siya tuluyan na ang lumisan. Hindi na kami nakaabot sa bahay ni Dennis at dumiretso kami ng ospital dahil sa nangyayari sa kanya. At doon na rin nawala ng malay si Jenny. Dalawa silang nakakonfine sa ospital. Suka sila ng suka. Napakarami nito.
kulay berde at itim ang inilalabas nila mula sa kanilang katawan. Awang-awa ako sa kalagayan ng dalawa. Maya-maya pa ay dumating na din ang mga magulang ni Dennis at sinabi ko ang totoo. Ngunit ang sabi ng doktor na food poison daw ang dalawa. Pero alam kong hindi ito food poisoning. Kung anuman ang nakain nila kanina ay hindi ito normal na mga putahe. At ang pinainom sa kanila ni Josephine ang dahilan para ilabas nila ito sa sistema ng katawan nila. Lumipas ang maraming araw at nakauwi na kami sa Manila. Ngunit hindi ko pa rin makakalimutan kung ano ang nangyari sa amin. Wala akong nakitang taong naging baboy, aso o ibon. Ngunit alam ko kung ano ang napuntahan namin. Totoo ang aswang. Kung hindi dahil kay Josephine, ay malamang wala na kami dito. Ang kababata ko na dati ay pagkasaya-saya ng pagkatao na ngayon ay napalitan na ng maitim at kakaibang pamumuhay. Ang kababata ko ay isa ng aswang. At dyan ay tatapos ang kwentong takutan. Kung nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa kwentong takutan na ito, huwag nyo pong kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe. Huwag nyo din kalimutan pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Kung may nais kayong ibahaging kwentong takutan, maaari nyo itong ipadala sa akin sa email na kwentongmulto@gmail.com o kaya naman sa aking FB page na Kwentong Takutan. Hanggang sa muli, paala.